Kita si Tin, humihinga pa. Pero nakapikit lang siya, and then hindi siya nagsasalita. Yun lang nga po na nagsusuka po siya. And then yung first na nagbanyo na siya after niya po makabalik from 2207 na nagsusuka po siya doon. Si Tin, humihinga pa. Pero nakapikit lang siya, and then hindi siya nagsasalita. And then sabi ko, Tin, tara na, maganon tayo, lipat kita na dun. Then sabi niya, nag-move yung kamay niya, doon sa chan niya, and then nag-move gumanon. So akala ko, pinapaalis niya ako. Sabi niya, I think comfortable na siya sa lugar na yun. Then sabi ko, okay, sige, dyan ka na muna, mamaya na kita ulit gisingin. Then kumuha ko ng blanket, and then kinumutan ko si Christine. Then bumalik naman ako sa pagtulog. Then, ng 12, bumalik na naman ako ng CR para i-check si Christine at sabihan na umuwi na tayo kasi may work pa ako, sabi ko. And then, doon na napansin na hindi na siya humihinga, wala siyang pag, check pause niya, wala, breathing niya, wala. And then, yung lips niya parang purplish, I don't know, purplish or parang ganun. The dark na yung ano niya. Pero still, medyo parang warm pa rin naman siya talaga pag hinawakan mo. Ginising ko na sila lahat, nagpanik na ako, ginising ko na sila lahat, and then nagpatulong ako, ilabas si Christine doon sa bathtub, and then started CPR, and then call assistance from the hotel, call ambulance. Pagpunta namin sa CR, nandun na si Tin sa floor, tapos yun na nga po, she's pale. Sobrang terrified po kami kasi wala siyang malay, ganyan, tapos parang kami nataranta, tapos yun nga, no pulse, ganyan, sabi ko. Tapos nag-CPR si Vigo, and then after niya ako, and then Romel. Mm-hmm. Tapos habang nag-CPR kami, tumawag na kayo ng medical, ng hotel staff, ganyan. Mm-hmm. Tapos dumating siya after a few minutes, and then, ayun, tinry namin siya ilagay sa wheelchair. No, when we transferred her over our room, we took care of her. She just kept on vomiting. If she was raped, she would have let us know what happened to her.